Mag-ayos ako ngayon ng mga nilabar ko ng mga chinelas. Wala akong magawa, boring. Tsaka, matamad ako mag-ayos ng mukha. Kaya pasensyahan niya lang ang mukha ko. So, yun. Well, bored ako. Dahil boring ako, ayusin natin yung mga nilabar ko ng mga chinelas. Tanggalin natin sa mga kasi hinangay ko lang sila. Lahat ng chinelas ko. Ganyan karami. Ako gumamit ng chinelas. Ang massagers. Hindi mo natin pwede tanggalin dyan. Is Adidas. Masak pa din. Ito naman, masak pa rin konti. Medyo basta-basta pa ko si Sperry. Basta pa siya. Kasi kasi sobrang ulan. Sobrang maulan lagi. Lagi na lang maulan. Ayan, natutuyuan. Mga kailangan pag-ihangay yan. Nakinakasasahan. Nilaban ko na lang si chinelas. At di na rin sila nakatikim ng laba. So yan, si Sperry. Hindi pa sila kostuyo. Tapos naman, okay na siya. Dito na. Eto. Plain white lang siya. Mahilig ako mga dali. Mga plain. Ito pala si Epanema. Ito yung isa sa Agrenda. O tama, Epanema Agrenda. Ito nga pala si Epanema Agrenda na to. Isa to sa mga unang design nila na hindi ko alam kung meron pa ba. Kasi ito binili ko siguro ilang taon na. Pero hindi ko siya nagagamit kasi dahil sobrang payat ko dati. Ang luwag niya sa pako at ang pangit niya tingnan. So ngayon, okay na. Kung kailan pwede ko na siyang gamitin is nawala yung lock at
At literal, ang nawala ay dalawa. Alam po, isa lang nawawala dito. Ewan ko pa't naging dalawa na naman ito. Ayan, nawala yung laki niya dito. Tsaka dito sa baba. Nawala yung ganito niya. So, tatry ko pang pumunta doon kung may mga design pa sila ng ganito para makakuha ako ng lock. Para magamit ko siya. Kasi sayang, siguro kung di ako nagkakamali, 5 years na to sa Ipanema, na twice ko lang ata ito nagamit kung di ako nagkakamali. Siya, kaya kailangan na natin siyang itabi. Tapos, halos karamihan na dito is Ipanema. Siguro dahil nagsawa na ako sa mga design ng Havaianas kasi dati. Nung nauso yung Havaianas na chinelas, first na lumabas o sumikat yung Havaianas, nag-collect na ako ng Havaianas ko before. Siguro mga 2010. Yan, doon ako nag-upisang mag-collect ng Havaianas nila. Siguro ilang 2 dozen na yung kinoleksyon ko na Havaianas. Lahat yung Havaianas ang nakachinelas. Iba-iba ng design. Tsaka iba-iba ng kulay. Yung iba plain, yung iba naman yung mga may mga cartoon character, yung iba bulaklak, ganyan yung mga design niya. So, kaya yung kaya siguro naumay na ako sa Havaianas. Nag-Ipanema naman siguro. Pero hindi rin kasi naman sinasadyang bumibili talaga ako ng Ipanema. Nagkakataon lang na pag napupunta ko sa mall, may nadadaanan ko sila. Maganda yung design. Di napapabili ako ng wala sa oras. So, ito na lang ang nag-isang Havaianas ko. May dalawa sa baba, kaya lang tatapon din kasi sobrang luma na. So, eto. Ang Havaianas ko na lang pink, plain. Ito yun na rin siya, kaya gilitan natin. Eto, Ipanema rin. Itong Ipanema naman na to, parang pagkakaalala ko dito is pasalubong. Pasalubong ko sa akin ng kapatid ko galing sa Saudi nung first na uwi niya. Ito yung binigay niya sa akin na Ipanema. Pasalubong ko. Ayan. Yan na yung tura niya. Tapos eto. Oh, eto. Eto naman. Ay, hindi. Eto yung una niya pasalubong sa akin. Na Ipanema. Eto yung design. Una-uwi na yun. Yan. Ayan. Yan yung una pasalubong niya. Eto is to pag-uwi na niya. Pangalawa na to. Oo, tama. Ito yung pangalawang binigay niya sa akin sa lubo. Ito, uwi naman niya ngayon. Yan naman. Tapos, binili ko naman to sa may SM Likutan.
Ipanema din. Ito naman yung gusto naman. Ito naman, kundi ako nagkakamali siguro 4 years na to. 4, magpa-5. Yung mga sunog-sunog na yung ilalim dahil sa pagtapak ng upos ng sigarilyo. So ayan yung design niya. Eto eto namang isa nabili ko naman ko sa MOA. Oo, tama, sa MOA ko ito nabili. Ang cute. Pa-girly yung design. Kaya ang cute niya. Babaeng babae. Lakas mo ka babae kasi may paribon-ribon. May paribon siya. Lakas niya magpa-girly. So, yan lang. Sky blue na may ribbon. Tapos ito isa naman binili ng asawa ko sa akin sa SM Bitmutan ata ko, kung ako magkakamali. Kasi naghanap ako ng sandals ko na maganda-ganda. Eh, wala akong mahanap. Napadaan kami kay Grenda ulit. Nakita ko may ganito siya, sinukat ko. Hindi ko naman akalain na kaya pala pinapasukat kasi bibilhin niya. Kasi cute daw. Bagay daw sa paa. Ito naman 3 years na mahigit. Einstein niya. Brown siya na may golden design. Ito sobrang useful to. Nagamit ko rin talaga siya ng matagal. Halos nung binili, halos lagi ko na lang ginagamit siya kung ako magkakamali. O, sobrang cute. Ang ganda. Tapos, ang nag-iisang natira na rin sa Crocs ko. Eto. Eto na lang natira sa Crocs na mga chinelas ko. Kasi yung iba, yung isa na nilabas nila, limited edition nila. Yung may mga kulay, parang rainbow style. Nagulat ako kasi bigla na lang siyang putol. Yung parang, para siyang ginunting. Kasi as in, lahat eh. Magmula dito, hanggang sa dito niya, pati yung plate niya dito. Kasi para siya, chinelas ang literal na style nun eh, parang ganito rin. Tapos, may pare-rainbow na color na siya. Nung nakita ko, sa lalagyan niya is putol na siya lahat. Yung putol pa man din niya, hindi yung mata ng daga ang itsura, kundi literal na straight. Kaya alam ko doon, ginunting yun eh. Pero, hindi ko alam kung sino yung may gawa sa mga naging kasama ko sa bahay. So, ito na lang ito sa kanya. Isang design na lang. Tapos, etong si Nike. Ito na lang din palang natira sa lahat ng mga Nike. Magandang chinelas na Nike. Sobrang ganda niya.
lambot, comfortable ka. Kaya lang yun lang, mabilis talaga siyang matanggal dito sa gilid. Lagi siya napipigtas dito. Pero sa bagay, kasi nga, dinikit lang naman na ganyan yan. Diba? Ayan, ginagawa ko dito sa chinelas na to, miski dito sa una kong mga Nike, nilalagyan ko sila ng Mighty Band. O hindi Mighty Band, rugby. Pero bawag siya lagyan ng Mighty Band at saka rugby, natanggal ko muna itong mga naiwan na dumi-dumi niya. Bibili ako ng Mighty Band removal. Kasi yung binumbuhos ko dyan. Tapos pinupunasan ko na lang na pinupunasan siya ako ng iskis. Ng konti. Para di naman siya masyadong magsugat. Bago ko naman siya lagyan ngayon ng Mighty Band o rugby. Ang inaano ko sa kanya. Para magdikit. So, ito na lang din ang natirang design sa akin. Nagkaroon ako nito is green. Green na bulaklakin. At para siyang may ibon ata na design. Tapos, black. Ano ako ng black na. Ang hirap po hanapan ng... Ang hirap... Nahihirapan ako makahanap ng... Kasukat ko, a size ko sa Nike. Kasi ang size ng pa ko sa Nike is literal na sa US is 6, sa UK 3.5. Parang 5 lang ata. Hindi ako nakaka. Or 6 pa to. Basta yun, tama. Sa US is 6 siya. Sa UK 3.5, Europe is 36.5. Parang 5 lang to eh. Pero sobrang liit kasi sobrang liit ko, natural maliit yung chinelas ko, kaya ang hirap. Kaya pag may nakikita ko sa Nike na chinelas na ganito na magkakasya sa akin, ginagrab ko na siya agad agad, hindi ko na siya pinapakawalan. Kasi sayang eh, hindi ako nakakahanap ng kasukat ko talaga. So, ito na lang yung natira sa akin. Siguro, ito, nasa 2 years, mahigit na siya. Pero yung mga chinelas ko, kaya, huwag yung iisipin na, halimbawa, is, nasira kasi matagal na siya, lagi nagagamit. No. Minsan ko lang gamitin lahat ng chinelas. Kasi dahil sa sobrang dami nila, meron pa sa baba, yung mga hindi ko na nilaghan, kasi hindi naman masyado madumi, at nasa box lang siya. Hindi ko nilakban, kaya ang dami ko pa. Mahilig rin ako ng mga sandals na mga flat. Kaya kung iisipin nyo, kaya nasira yan kasi sobrang tagal na pala, years na. Hindi po, talagang sadyang maingat lang ako at saka maalaga ako sa gamit. Yung chinelas ko kasi, ang ginagawa ko sa kanila, sinusuot ko sila paminsan-minsan. Nagpapalit-palit ako ng chinelas. Kasi ayoko yung iisa lang yung nakikita naman sa akin. Isang design lang. O kaya isang brand lang. Gusto ko yung paiba-iba. Kasi para sa akin, sayang naman at binili ko siya, kundi ko rin naman gagamitin. Kaya yun yung way ko para magamit ko sila lahat. Kasi hindi ko nga maiwasan na hindi bumili. Dahil sadyang mahilig ako sa mga chinelas at saka sandals. Ang ginagawa ko, palit ako ng palit ng chinelas. Iba-iba yung sinusuot ko. Pag nasuot ko siya, tulad na ito ngayon, nalaban ko siya, ilalagay ko yan. Kung sino yung mayroon pang mga box dyan sa kanila, ibabalik ko siya sa box niya, aayusin ko ulit, lalagay ko yung foam, tapos i-arrange ko ulit siya sa loob ng cabinet ko, sa lalagay ko ng mga sapatos, tsaka chinelas, sandals. Babalik ko siya doon, tapos, halimbawa, may nilabas ako na isang pares na. Siguro sabi natin, 2 to 3 days, magpalagay pa natin 1 week, isang design lang halimbawa yung suot ko.
pinakamatagal is 1 week. Magpapait na naman ako ng ibang chinelas. Tatago ko na naman siya. Pero hindi ko lang alam kung mas parang yata umaabot ng 1 week nagpapalit na ako ng chinelas. Parang 3 to 4 days palit na ako. Tapos yun, tago na naman yung ginamit. Unas, tapos tago lang. Hindi ko siya lagi nilalaban kasi nakakasira na sa chinelas. Lalo na ngayon sa may Habayanas. Ito, based on my own opinion to, ha. Ang Habayanas kasi ngayon, kapag lagi siyang nababasa, tapos lagi naaarawan, ang bilis niyang rumukok. Tumitigas. Ang tigas na niya kagad. Tapos, nagka-crack na siya. Sira na. Nasisira na siya kagad. Ang ginawa ko sa kanya, is kung hindi naman siya talagang literal na madumi, hindi ko siya binibrush or hindi ko siya nilalaban kaagad. Hinahayaan ko lang. Kasi sayang eh, hindi kasi lahat ng design na yan is meron lagi. Papalit-palit din kasi yan sila ng design. Kaya sayang naman. Diba? Pero kailangan ko suotin kasi kung hindi, sayang naman. Bumili pa ako kung hindi masusuotin. So, yun. Na-separate ko na si Tuyo na tsaka si hindi pa Tuyo. Tatlo pang hindi Tuyo sa akin. Itong si Sperry. Yan, Sperry ko na yan. Hindi natanggalan ng maayos dahil ewan ko ano yung dumikit dyan. Ayan siya. Rose gold yung kulay niya. Oh, rose gold. Tama. Metallic ba tawag dito sa ganito? So yan, hindi pa siya tuyo kaya kailangan siya isang pay ulit. Tsaka itong si Skechers ba to? Ay hindi pala ito Skechers. Flip-flops. Yung Skechers ko pala is andun sa nanay ko, binigay ko sa kanya. Yan, isa pa sa mga collection ko. May tatlo rin ako yan. Andun sa baba, hindi nalagpan. So, ito si Old Flip Flops. Ito naman si Old Flip Flops. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlo ko na ito. Oo, pangatlo, tama. Kaya tumigil na kung bumili kasi hindi ko nabit yung mga design nila na mga bago. Ito lang yung literal na nagustuhan ko. Nakita ko to sa Facebook. Nakita ko sa Facebook. Nagandahan ako. Tapos yun. Hinanap ko kung saan ako makakahanap nyo. Ang cute niyan. Ang cute na chinelas na ito. Yan. Sasapering yan. Tapos itong si Adidas na Love United. Ang alam ko, limited edition yun po. Ito yung design naman ito. Limited edition to. Yung Adidas. Size 4 ako sa kanya. Kaya Adidas. Yan. Buhay pa yung box na ito kasi bago lang to. Siguro mga 2 months pa lang ata to sa akin. Or 3. Or magti-3 ganyan. So yan, basa pa din si Adidas. Kailangan ko pang isang pa itong tatlo. Kasi si Lacoste, okay na si Lacoste. Si Lacoste naman, pangalawang chinelas ko ito kay Lacoste. Yung una ko is literal na para siyang sandals kasi matigas yung ilalim. Tapos yung dito yung hindi katulad na ito na close, yun naman chinelas yung style. Na manipis. Ano naman siya, green. Mint green yung kulay. Napigtas din, sumuko din. Kasi ang ganda rin, literal na maganda talaga. Hindi siya halata na sosyalin o mamahalin yung chinelas. Gusto ko yung mga ganun, yung hindi halata. Na, uy, may presyo pala yung chinelas.
Y literal, siempre que hablan, soy yo, siempre con una todo, entro en un video, una cosa. Thank you for watching. Please, no ako pala. Like and subscribe. Tapos, kung gusto nyo mag-comment, comment below. Kung meron pa yung itatanong, kung meron pa yung itatanong. Ganun na lang. So, bye! Every single day.